Pero alam mo, yung mga nagko-comment-comment sa isang app, hindi na mga babae. Yung iba doon, sila yung mga ano, yung mga number one fan mo. Sila yung mga natutuwa sa'yo, sa mga ginagawa mo. Yung iba, secretly, may gusto. Yung iba, hindi natin alam. Pero, ganun kasi yun eh. Kasi diba, ang dami nating halimbawa, ang dami nating friends na mga girls sa FB. Nagpo-post tayo. Yung iba kasi is walang pake. Diba? Yung parang hindi mo sila maramdaman. Nagigit mo yung ibig yung sabihin. Ay! Pumunta friends, welcome back again to my channel. So for today's episode, I'm going to teach you how to cut hair. Ito yung haircut na gagawin ko sa aking model mamaya. Bald fade po ang tawag dyan. So bago tayo mag-start, ipapakita ko muna sa inyo yung mga materials na gagamitin natin. Meron tayong dalawang clipper. Itong isa is yung pinaka-latest model ng wall. At ito namang isa is yung ordinary clipper lang na nabibili lang dyan sa tabi-tabi. Nalis ko yung original blade niya, umorder ako sa Lazada, at nagkataon na yung blade na na-order ko is masyadong manipis, and then meron ako kasing friend na hairstylist or hairdresser sa Canada. Siya yung nagsabi sa akin na pwede ko siyang gamitin as a trimmer, basta i-adjust ko lang yung blade, yung pagtapatin ko na siya. Kung papansinin nyo, yung kanyang blade, yung top and bottom blade niya is magkatapat na, which is hindi yung normal dito sa isa. So merong may counting space yung top and bottom blade. Kaya kung gagamitin nyo to, you have to proceed with caution kasi may tendency na masugatan or medyo mahiwan nyo ng konti yung mga customers nyo, at yun ang i-avoid natin. So yung gupet na ma-achieve nyo sa kanya is mas manipis kaysa sa dito. Ito kasi yung gagamitin natin na pang zero, itong isa yung sa wall. Tapos yung cut na makikreate nito is mas manipis pa kaysa dito. So yung talagang kapit na sa balat. Yun ang pinagkaiba ng barbers na gupet dun sa fade haircut na nauso ngayon sa mga lalaki. Fading yung effect ng gupit, so marami rin tayong, mas maraming guards na kailangan gamitin. Gagamitin natin yung number 4, ito yung unang-una, ito yung sa may pinaka-base. Then guard number 2, number 1, and then 1.5. And since wala pa yung model natin, magkakapin muna ako, makikipag-chismisan muna ako dun sa mga friends ko na nasa likod ako. Diba? Ayun sila. Ayun. So mga friends, eto na. Nahanap ko na rin yung model ko, sinundo ko siya kanina. So una natin gagamitin is yung guard number 4. Ito yung pinaka-base natin. Tiya, yung pinaka-pogi sa balat ng lupa. Oo naman. Sige. So yung kayod natin is palabas sa mga friends, lalo na yung mga bago-bago palang magugupit. Hindi papasok, kailangan is medyo palabas. Kaya niya na rin pabawasan yung ibabaw, so sa gilid na lang tayo. Susunod is yung guard number 2. Guard number 2, pero nakababa yung lever. Kasi nakababang ganon, all the way down. Huwag nyo nang itatapad dun sa part na sa ginawa nating base kanina, kasi mababaliwala lang yung una nating ginawa kapag ka sinundan nyo yung unang pattern na ginawa ko. So, dapat mas mababa yung sa guard number 2 kasi nga, pakapal. Kung magsisimula tayo sa baba, pakapal. Kung paitaas naman is panipis. And then, magsi-zero na tayo. Aalisin na natin yung bala. Magsi-zero tayo. Close all the way up. Sasala natin. Sagad na close. So, ang unang gagawin natin is yung first guideline natin. Ito yung laging ginagawa kong palatandaan. Itong point na to, pa-curve pababa. Start na po ulit tayo sa zero. Again, ulitin ko. Naka-push yung lever all the way up. So, ito na po yung first guideline natin. Ito na po yung pinaka-manipis na part. So, gagamitin naman natin yung 1.5 guideline. Na guard pala, sorry. So, ang gagawin natin is ibababa natin halfway down. Kasi naka-close siya, ibababa natin kalahati lang. So, yung taas ng guideline na gagawin ko ngayon is mga hindi lalagpas ng 1 inch.
Ayan, sa nakikita nyo, meron ng transition. Light, medium, dark. Mas makapal dito kasi syempre dito yung sa part na number 4 kanina na base natin. Napakahalaga nito sa nagpe-fade kasi dyan makikita yung fading effect na tinatawag. Kasi meron akong mga nakikita na gupit, yung zero, tapos bigla ang kapal na agad, hindi mo nakikita yung transition. So ngayon, ito-close na natin siya. So nakikita nyo yung ano, di ba, yung transition, yung pinakamanipis, yung medyo makpal, at ito na yung pinakamakpal. So, kung nakikita nyo, kung visible sa camera yung lines na yan, kita ba? Aalisin natin yung kanto. So, ito-close natin siya all the way up. Ayan, dahan-dahan lang po. Be careful, huwag yung sasagad pataas. This time, aalisin na natin yung bala. Isi-zero uli natin. So, aalisin na natin yung kanto. Kung nakikita nyo pa rin sa camera, meron pa rin siyang natirang kanto. Ibababa natin konting-konti yung lever para hindi na siya sagad na sagad sa pagkaka-close. Konti lang. Tapos aalisin natin to, yung kanto pa na natitira. So, babalik ulit tayo sa guard number 1. Pero this time, ibababa na natin siya. All the way down po, yung lever. So, ito naman, tong kanto naman na to ang aalisin natin. Wow! So, okay, start na tayo sa recall, mga friends. Again, yung number 4 na guard yung gagamitin natin. Salpak lang. Since, ito yung base natin, dito na tayo magsisimula sa pinakamataas na part. Number 2 na guard. Nakababa uli yung lever, hindi natin isasara. Nakababa uli. Okay, nuloy tayo sa zero. Magsisimula tayo dito sa baba, pataas. Nakasara uli yung guard all the way up. Ito na yung pinakamanipis na part. So, lagyan ulit natin siya ng guard na 1.5 mm. Again, open it halfway down. Hindi po sagana-sagan na baba. Mga kalahati lang. Yan. So, mga 1 inch yung taas niya. Iko-connect lang natin dun sa kanina, dito sa side na to. Ganun lang naman po yun eh. Close na po natin siya all the way up. Close na uli yung lever. So ayan, medyo nawala na yung visible lines pero meron pa rin akong nakita. So tatagalin na natin to. Bababa na uli natin yung lever. Konting-konting baba lang. Kasi aalisin na natin yung mga kita pa sa camera. Ito mga kanto na to. Okay na yung transition, napaka-smooth na ha. Tapos eto na lang yung aalisin natin. Itong kanto na to, yung magdudugtong sa itaas. Bababa natin yung lever all the way down ulit. Again, pa-curve out ulit yung gupit natin. Yung pag-trial. So, ito na lang yung papakita ko sa inyo, yung sa gilid, tsaka ito, hindi na to, kasi masyado nang mahaba. Okay, this time guys, mag-outline na tayo. Lilinisan na natin yung mga buhok sa gilid para mas malinis na malinis.
Okay guys, this time gagamitin na natin yung isang clipper. So yung cut nito is mas manipis kaysa dito. So ito yung sinasabi ko kanina na kailangan maging na mag-proceed with caution, kailangan maging maingat kayo kasi masyado nung pantay yung blade, may tendency na masugatan na natin yung customer. Pero yung effect na maibibigay niya is yung talagang fade na talagang malinis, talagang sagad na halo sa kapit na sa anit yung buhok. So yung parang na tayong nag may electric shaver. So wala pa ako no, hindi pa ako nakabili. So ito muna yung gagamitin natin as a substitute. So start na tayo.